So what's up mga kaibigan? So for today's vlog or dito ngayon sa ating gagawin ay gagawa tayo ng stock solution using this soluble hydroponic fertilizer. So what's up mga kaibigan, no? So gagawa tayo ngayon for today's vlog ay gagawa tayo ngayon ng stock solution na gagamit na kung saan gagamitan natin siya ng master blend. So we all know that this master blend ay tinitimbang natin then tinutunaw natin doon sa tubig na kailangan natin or sa dami ng tubig, depende yung bigat doon sa dami ng tubig na gagamitin natin. Pero for this day ay gagamit tayo ng master blend na kung saan ang ratio na paggagamitan natin ay 2.5 ml for 1 liter. So usual na timbang na madalas na ginagamit sa market or yung mga commercialized na nutrient solution. Pero dito ang gagawin natin ay master blend, then tutunawin natin siya sa tubig and gagawin natin siya para hindi na tayo mahirapan magtimbang every time na kailangan natin ng nutrient solution. So, tara, start na tayo. Ito po ay disclaimer lang, ito po ay pure master blend yung ating gagamitin. So, master blend siya. So, kung may kamukha man sa market or ano man, ay hindi po tayo doon, hindi po tayo related doon sa mga stock solution or sa mga nutrient solution na available sa market, no? So again, ang gagamitin po natin ay master blend wherein we are going to create a stock solution. So kung makikita nyo po yung mga produce natin ng mga nakaraan ay gumamit tayo doon ng master blend na stock solution. So good day mga kaibigan, ano? So start na tayo gumawa ng ating nutrient solution na kung saan ay pwedeng mag-cater sa 200 liters ng tubig or sa isang malaking drum na kulay blue. So, ito po yung mga materials na kailangan natin gamitin. So, we have to use this weighing scale and also, kailangan din natin ng ating mga soluble fertilizers ni Master Blend. So, we have here the calcinit or calcium nitrite, Epsom salt or magnesium sulfate, and yung master blend natin na tomato formula. So pag bumili po kayo sa master blend ng mga ganitong soluble hydroponic fertilizer ay pwede nyo siyang mabuo ng mabili ng bundle. So meron pong half kilo, merong 1 kilo and meron din yatang 100 grams. So kung di po ako nagkakamali. So gumamit tayo ng master blend calculator na kung saan ito po yung gagamitin natin na timbang. Since gamit ko yung cellphone ko in this vlog ay sinulat na natin. So yung master blend natin na 4-18-38 na tomato formula ay kailangan natin mag-weigh ng 126.72 grams. Then sa calcinit naman or calcium nitrate naman ay gagamit din tayo ng 126.72 grams and for the Epsom salt naman ay 63.36. So if makikita nyo po may A, may B dito. So yun po yung ating set A and set B na gagamitin. So ito pong ratio na to ay possible para sa 2.5 ml for 1 liter ng tubig natin. So, ang master blend and Epsom salt ay pagsasamahin natin dito sa ating pitchel na pagtutunawan natin ng solution or ng powdered na master blend or yung itong tatlong to. So, dito po, kung makikita nyo, ay naglagay ako ng tanda para every time na magmimix ako, ay alam ko kung saan ko ilalagay yung mga iahalo ko. Same din dito sa letter A na pitchel. Ayan, dito po natin ilalagay si calcium nitrate. And also, gumamit ako dito ng absolute
na distilled drinking water. Pero pwede po kayong gumamit kahit nung mga pinasingaw na tubig overnight na nawasa. So, kung makikita nyo po yung mga previous na produce ko po, yun po ang ginamit kong tubig ay yung hindi distilled water. Pero, depende po sa inyo kung ano po yung choice nyo. I think possible din na gumamit ng purified, ng mineral water, since yung pong mga yun ay water din naman, no? And also, ito pong 1 liter na to, ayan, kung makikita nyo po itong part na to, hinati ko na siya para dito naman sa, ayan. So, ito po, kung makikita nyo, may mga nutrient solution na ang nakalagay sa 500 ml, no, na lagayan. And dun po sa 500 ml na lagayan na yon ay pwedeng-pwede na siyang mag-cater sa 200 liters na tubig, no? So, ito po yung gagamitin na hiniwalay na natin siya. Then, ito po yung gagamitin natin para matunaw yung mga tubig doon sa ating, yung mga ito, itong mga to. So, ngayon, gagamit din tayo nito kasi dito natin ititimbangin yung ating mga soluble na nutrient or fertilizer. So, ayan, kung makikita nyo po, may timbang din to or may bigat din. So, we have to tear lang. Ayan. So, unahin natin yung si Master Blend. So, dito po sa Master Blend, kailangan natin ng 100. Makikita nyo, may note din yung aking pang sandok kasi para hindi na magkaroon ng contamination. So, pero depende sa inyo kung ano yung gusto nyo gawin. Pwede nyo naman pagkasandok nyo, hugasan nyo din, sandok nyo dun sa ibang ganito. 126 ang kailangan natin. Round off na natin, gawin natin 127. Oops, sobra. Ayan. Okay. So, meron na tayong sa Master Blend. Next natin ay si Calcium Nitrate naman. So, ayan. Okay, zero na. Calcium Nitrate ay 126.72 din. Pero, ang gagamitin na natin ay 127 since wala tayo dito na pang maliliitan na yun. 126.72. So, ito pong Master Blend ay internationally recognized din. Kilala rin siyang nutrient solution. Then, marami na rin gumagamit. And, ayan. Okay, 127. So, disclaimer lang, ano, if kung ano po yung kalabasan nito or ito, kung ano man itsura niyan. So, as is po na Master Blend yung ating gamit dito. And, if we are going to compare doon sa ibang nutrient solution, ay maaring sila po ay may mga sariling formulation or may mga sariling tawag dito, sariling ingredients. Na siyempre hindi natin alam, pero ito po ay purely na Master Blend na kung saan para hindi lang tayo mahirapan sa pagtitimbang, ano? So ngayon ay same pa rin, patuloy pa rin tayo nag-explore ng mga nutrient solution na gagamitin natin. So, next po natin sa ay si Epsom salt. So, kailangan natin ay 63. Katulad po ng nakanote sa akin kanina ay si Master Blend at si Epsom Salt ay pagsasamahin natin dito sa letter B na yan. Okay? So, sige. Ito po yung isang
medyo malamig yung ating master blend. Then, ayan, pag totally natunaw na siya, ayan, medyo may natira pa, no? May natira pa siya, pero ihahalo na natin yan. Then, tutunawin na natin. So, ito po ay yung ating solution B. Ayan, medyo may buo-buo pa pero mamaya-maya matutunaw na rin yan. Pero habang inaantay natin siya na matunaw, ay proceed na tayo dito ko naman kay calcium nitrate. Ayan, hugasan ko lang isang panghalo ko. Okay, ito pong isang 500 ml natin na tubig. Diretso na natin dito yan. Ayan, mamaya lalagyan ko to ng label para next time na maghahalo ulit ako, ay dito ko na rin ilalagay si calcium nitrate. Ayan, 500 ml. Then, itong mga to ay gagamitin din natin para paglagyan ng ating tinunaw. So, absolute. Ikaw ang ginamit ko, no? So, baka naman. Ayan, haluin lang natin. Ayan, haluin natin na dito. Ayan, kung makikita nyo po yung difference ng kulay nila, si Master Blend at si Epsom Salt na pinagsama ay ito ang kulay niya, green. Then ito naman po si Calcium Nitrate ay white. Ayan, medyo cloudy white siya. Cloudy ang kulay niya. Ayan, haluin nyo lang mabuti. Medyo meron pang konti sa ilalim pero maya-maya matutunaw yan. Ayan, maano nyo naman. Okay, next to. Ayan, haluin nyo lang siya mabuti. Ayan, kung makikita nyo, sa ibabaw ni Master Blend, ayan, parang meron siyang, ayan, parang sako-sako na something. Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan, pero pwede mo naman siyang salain. Ayan. Ayan. Pag ginawa ka nyo siya, malamig. Ayan, no? Kala nyo galing sa rep. Ito naman si calcium nitrate, wala. Ayan. Haluin nyo lang mabuti, maya-maya tunaw na rin yun. Sige, balikan ko kayo, then tayin natin siya matunaw. So, ayun, magbabalik na tayo, no? After ilang minutes ay halos na tunaw na rin yung ating mga yung tinunaw natin na master blend na gagamitin natin as a stock solution. So ito rin, ito, yan yung kulay niya. Kung makikita niyo, no, parang may mga sako-sako. Okay lang yan, no? Yan, baka dun sa pinaglagyan. Ayan, so halos kakulay din na kulay green, no? Parang lumot ang kulay niya. Then malamig ang kanyang malamig sa pakalam, kala mo bagong galing lang sa rep. So, ito na yung ating solution. And, ngayon ay ilalagay na natin siya dito pabalik sa ating lagayan. So, 500 ml. So, kung mapapansin nyo mamaya, baka may sumobra. Kasi, kaya siya sobra, it is because ay meron siyang mga nadagdag, syempre, na natunaw. So, ito po, sabi natin. Ayan. Lagay lang natin dahan-dahan.
Tara. Check na natin, ano? Check na natin yung ating PPM. Sana nahalo mabuti, no? Ayan. So, ang value po ng ating PPM dito ay 860. So, 74 minus 860 minus 74. Ayan. So, ilan kung ilan man yan. So, medyo may na si Sir Samat. Sige. And so, meron tayong 786. So, napataas niya ng 786. So, ayun, meron na po tayong stock solution. And, pwedeng-pwede rin siya na gamitin. Like, yung 2.5 ml per liter ng ating ratio. So, tara! Maraming salamat. And I hope ay may natutunan po tayo dito sa ating paggawa ng stock solution using Master Blend. Again, thank you so much and God bless.